Bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na hindi talaga ako isang straight na lalaki. Bata pa lang ako, alam ko na meron akong side na gay. Hi, I'm Jimuel Villasanta. 29 years old. Isa po akong warehouse man. Bata pa lang ako, 5-6 years old. Alam ko na sa sarili ko na hindi talaga ako isang straight na lalaki. Pinigilan ko naman siya habang nung bata pa, pero hindi ko na napigilan talaga. Lalo na nung umedad ako ng 10 above. Parang humahanga na talaga ako sa pag may nakikita ang gwapong lalaki, mga magagandang katawan. Sabi ko sa sarili ko, pag nag-college ako, gusto kong maging independent. Gusto ko yung nagbo-boarding house ako, yung malayo ako sa amin. Which is, ayun, tita ako nag-college sa Muntinlupa. Dito ko na-experience lahat. Dito ko nakasalamuha lahat ng klaseng tao. Dito ko talaga na ano yung sarili ko. Nahanap yung sarili kong pagkatao. Four, 23 years old ako noon. Sa Alabang, yung buhay, yung nakatayo pa Star Mall. Marami, marami doon. Hindi ko alam na ganun pala yung trabaho. May akitin ka ng isang lalaki sa motel na, which is, akala ko walang bayad. Nung una, wala namang kaming kasunduan. Basta sagot ko lang daw yung motel. O ano daw, ganun lang. Magparaos lang daw, ganun lang. And then after na ano makaraos yung sabi ko sige una na ako hinarangan na niya ako sa pintuan pa lang. Then tinakot na niya ako. Sa sobrang takot ko noon kasi walang ano eh yung motel na pinag check-in namin is talagang hindi siya kilalang motel, parang ano lang basta makapagparaos lang. Yung mga ganon na motel. Sa sobrang takot ko, nung hingi sa akin that time ng 3,000. 3,000. Eh, wala akong perang ganon kalaki dati. Siguro ang pera ko lang nun is allowance ko lang dati na 1,000 megit. Ayun. Yun, kaya ang naisipan niya, kinuha yung ano, yung pera ko lahat. Tinirhan lang talaga ako ng barya. Buti yung mga barya ko, nasa bag lang, sa bulsa ng bag. Hindi na niya hinalungkat yung bag ko. Then, yung wallet lang, tinignan niya yung wallet ko na ano. Kung yun, kinuha yung laman ng wallet ko. Yung pera lang talaga yung kinuha. Then, yung cellphone talaga, yung cellphone yung kinuha niya para sa kabayaran daw. Na sabi pa nga daw niya is kulang. Ganun pa nga daw. Ayun. Sobrang takot at takot ako after yun talagang kaba at takot. Akala ko kung ano na yung mangyayari sa akin that time nun. Umuwi ako sa bahay ng luhaan talaga ng nothing.